Kamusta mga kaibigan? Ang kwentong takutan na aking ibabahagi ay hango sa istorya ni Patrick. Simulan na natin ang kwentong takutan. November 1981, bandang alas 3 ng madaling araw, nang gumuho ang ginawang Manila Film Center na proyekto na dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Sinasabing hanggang ngayon, marami pa rin daw na katawan na nakalibing doon at nagmumulto sila. Hi, ako si Patrick. Ibabahagi ko lang sa inyo ang aking karanasan noong 19 years old pa lamang ako at bumisita kami ng mga barkada ko sa Manila Film Center. Tanda-tanda ko pa ang bawat detalye ng kwento noong panahong iyon. It was November 1, 1999, nang napagkatuwaan namin magkakabarkada na mag-ghost hunting. At since fanatic kami noon ng horror episode ng Magandang Gabi Bayan, tuwing araw ng patay, isa sa kumuha ng atensyon namin ang Manila Film Center, na ito daw ay haunted at madaming kaluluwa ang nananatili doon sa trahedya na naganap. Napagkasunduan namin magkakabarkada na puntahan ito since na malapit lang ito kung saan kami nakatira. Ako, si Elmer, Leonora, Joanne, at Harold. Alas 10 na ng gabi ang naset naming time na magkita-kita sa burger machine malapit sa Harrison Plaza sa Pasay, ang aming meeting place para walking distance na lang papunta sa Manila Film Center. Excited kami noon kung ano nga ba ang meron sa lugar na yun at kung totoong haunted ito. Habang kami ay naglalakad, naobserbahan kong maayos ang mga daanan, maaliwalas, at nakikiayo naman ang panahon sa amin nung gabing yun dahil clear ang sky, mahangin, ngunit medyo madilim ang eskinita na aming ginadaanan. Nung nakikita na namin ang Manila Film Center from afar, napansin kong malaki pala ito. Ngunit parang may dating siyang dark energy, malungkot, at may negative feeling ako sa lugar na yon. Nakakatakot siya actually, kahit na sa malayo pa kami. Nung makarating na kami sa Manila Film Center, may mga sasakyan doon at ang dami ding grupo ng teenager na katulad namin. At sa pag-oobserba namin ay andun din sila para mag-ghost hunting. Pero more on for fun, dahil nagtatawanan pa sila, nagsisigawan at nagtatakutan. Parang horror house na sa carnival ang dating ng lugar. Napangiti ako at sinabi ko sa mga barkada ko, mukhang magiging masayang gabi natin. Nagtatawanan pa kami at nagtatakutan habang papalapit kami ng papalapit sa lugar. Nag-usap-usap pa kami na walang matatakot at kung may makita man ang isa sa amin ng multo ay kausapin namin ito. Ganun kami katapang. Pero lahat yun ay sa salita lamang. Dahil lang hindi namin alam na ang ma-encounter namin ay more than what we expected. Noong paakyat na kami, biglang lumakas ang malamig na hangin dahil malapit lang ang Manila Film Center sa Manila Bay. Naobserbahan ko din na masyadong maliliit ang gap ng steps patungong main entrance. At nang makarating na kami sa tuktok at harap ng entrance ng Manila Film Center, maganda pa din ang structure ng lugar. Malinis, tinted ang mga glass window at door, may kadena ang main door at nakalaki ito. Andun kaming lima sa labas na parang na-amaze sa laki at ganda ng pagkakagawa nito. Pero hindi mawala ang negative energy na nararamdaman ko. Nang mapansin naming unti-unti na palang kumukonte ang tao na kanina'y napakadami pa. Yung huling grupo ay nakita pa namin na galing sa gilid ng building at sinabi ng babae na kasama nila na wala kami makikita sa sobrang dilim ng paligid.
at sumagot si Elmer na barkada ko. May flashlight akong dala. Boy Scout ako, laging handa, sabay tawa. At yun na nga, umalis na ang huling grupo at kami na lamang natitira. Nakakabingi ang katahimikan, sabayan mo pa ng malamig na simoy ng hangin. Nagkatinginan kaming magkakabarkada na parang nag-aantay na lamang kung may magba-back out at mag-aaya na lang na pumunta na lamang kami sa Star City. Pero wala. Tapang-tapangan kaming lahat. Ngunit hindi namin alam kung saan kami magsisimula at kung ano ba talaga ang gagawin namin doon. Maya-maya pa ay may lumapit na security guard sa amin at kinausap kami kung ano ang ginagawa namin sa lugar na yon. Mabilis na sumagot si Joan. Ah, kasi po isa po ang tito ko na nasama sa trahedya noon. Andito lang po kami para magtirik ng kandila at magpray. Napatingin kaming lahat kay Joan at ako'y napahanga sa bilis ng kanyang pag-iisip. Sabay naglabas si Joan ng mga kandila na hindi namin alam kung bakit siya may dala nito. Ito nga po yung mga kandila para ipagtirik namin sila para sa ikakapayapa ng kanilang mga kaluluwa. Napaniwala naman namin ang manong guard at sinabi niyang hahayaan niya kaming sumandali sa lugar. Pero hindi niya kami papayagan makapasok sa loob na bukod sa bawal ay marami daw hindi maipaliwanag na bagay. Ang nangyayari doon, mapa-daylight o gabi. Ayon din sa kanya, wala daw nagtatagal ng security guard doon dahil kung di daw ito nagre-resign, nagpapadestino sa ibang lugar. Ang malala daw ay namamatay daw sila dahil sa bangungot. Ano po ba ang mga karanasan mo, Manong? Ang tanong naman ni Harold. Ayoko talaga sa panggabi, lalo-lalo na sa lugar na ito. Dahil sa mga hindi may paliwanag na bagay kung nakikita at narinig. Kaya kape ako ng kape, pinipilit kong huwag matulog. Kung ako'y aantukin, naglalakad-lakad ako sa paligid, pero walang pinipiling oras at lugar ang mga kaluluwa. Gabi-gabi kong na-experience na kung hindi ko lang kailangan ang trabaho, ay matagal na akong umalis dito. Pero sabi nga nila, diba, mas matakot ka sa buhay kaysa sa mga multo. Pero madali lang sabihin yon kasi hindi naman nila nararanasan ang nararanasan ko. May babaeng nakaputi na laging naglalakad at umiiyak, napawang lumulutang at hinahangin ang kanyang paglalakad. Makikita mo siya sa basement, sa pinto ng CR, sa paligid, minsan sa harap mo pa. May mga boses kang maririnig na nagsisigawan at pawang humihingi ng tulong, pero hindi mo alam kung saan galing ang boses. Mga nagagalawang mga bagay tulad ng upuan at lamesa na minsan pa bigla na lamang itong lilipad na parang itinatapon sa iyo. Masyadong madami pa pero di ko na lahat ikikwento, baka matakot ka kayo. Basta kung may makita kayo o marinig, huwag kayong magpanik. Huwag nyo na lang pansinin, ituloy nyo ang pagdarasal at pagtirik ng kandila. O siya, alis na ako. Basta mangako kayo na hindi kayo papasok sa loob kahit may makita kayong pintong nakabukas. Okay lang po, hindi naman po namin ninais pumasok. Okay lang po, maraming salamat po sa time at kwento. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po kami magtatagal. Ang sagot ni Eleanor. Sumang-ayon naman kami at nagpaalam na kay Manong dahil siya ay mag-ronda pa sa lugar. Pag-alis ni Manong ay sabay-sabay kaming tumingin kay Joan at tinanong kung bakit siya may kandila at kung totoo bang may kamag-anak siyang namayapa doon. Wala. Ang totoo niyan, galing kaming sementeryo nila Mama at naalala ko na naiwan ko na may extra pa pala akong kandila sa bag ko na hindi ko nailabas. So, right timing, di ba? Sabay kindat ni Joan at hagik-gik. So, paano na ang gagawin natin? Ang tanong ko sa kanila. Ganito na lang. Magsimula na lang muna tayong ikutin ang paligid ng building. Tignan natin kung anong itsura kapag gabi. At mag-explore na din tayo. Ang sabi ni Harold. Sumang-ayon naman ang lahat at nagsimula na kami maglakad pa kaliwa.
Napakatahimik talaga. Naririnig pa namin ang mga kuliglig habang kami ay naglalakad. Habang kami ay naglalakad at gamit ang flashlight ni Elmer, ay parang may mga nagmamasid sa amin mula sa loob ng building. Alam mo yung feeling na may nakatingin sa'yo? Pero hindi lang isa, kundi madaming nakatingin sa'yo. Yung parang nakadikit ang mga mukha nila sa tinted na salamin at pinipilit tignan kung sino ang nasa labas ng salaming bintana na iyon. Patuloy kami naglalakad pero dahan-dahan lang kami at napansin kong may mga bakas ng kamay ang salamin. May nasa ibaba at may nasa itaas ng handprint. Kaya nagtaka ko kung paano naaabot ng tao yung ganong kataas na salamin. Hanggang sa napahinto ako at sinabi ko sa kanila ang naobserbahan ko. Guys, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Bakit parang padami ng padami ang mga handprint sa salamin? Ang sabi ko sa kanila. Napahinto din sila at nagulat sa mga nakita nila na napakadaming handprint. Lalo itong naging clear nung tinutok ni Elmer ang flashlight. Parang fresh na bakas ng kamay at padami ng padami. Pinagpatuloy namin ang paglalakad nang biglang huminto si Harold. Diba kanina ang lapit-lapit lang ng dulo nito? Bakit parang ang layo-layo pa din? Ang tanong ni Harold sa amin. Nagtataka kaming nakatingin sa dulo na parang napakalayo nga nito. Sabi ko, halika, balik na lang tayo sa pinanggalingan natin. At pagtalikod namin ay nagulat kaming napakalayo na nilalakad namin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit napakalayo ng dulo at simula. Ano nangyari yun? Malaki ang Manila Film Center, pero di naman dapat ganun katagal ang paglalakad para maikot ito. Saglit kami napahinto at nag-iisip kung anong gagawin namin. Babalik ba kami ulit sa pinanggalingan namin? O dediretso kami? Habang kami ay nakatayo sa gitna, binarinig kaming may tumatawa. At mamaya-maya pa ay may sumisitsit. Pero napakahina nito. Yung parang sumasabay ito sa lakas ng hangin. May kumakatok. Ang sambit ni Elmer. Ha? Anong kumakatok? Ang tugon ni Joanne. May kumakatok mula sa loob. Pakinggan niyo. Nagtatayuan na ang balahibo ko sa mga naririnig ko at nanlalambot na ako. Ayoko na. Ano ba itong napasukan namin? Ang sambit ko sa sarili ko. Habang nangyayari yun, para kaming napako sa kinatatayuan namin at hindi kami nakilos. Na kung sa normal na tao ay baka kumaripas na ng takbo sa mga naririnig namin sa sandaling yun. Nang biglang napatingin sa isang sulok, may malaking mama naglalakad dahan-dahan sa harap namin. Matangkad ito at nakasando ng itim at maong na pants. Pero hindi namin maaninag ang mukha. Hindi siya lumilingon at dire-diretso lang ito sa wall. Napamura bigla si Eleanor at tumili dahil ang mama ay tumagos sa wall. Para akong naputulan ng dila dahil hindi ako makapagsalita. Nanlalaki ang mga mata ko sa nakita namin. Lumakas pa lalo ang hangin hanggang sa napansin namin na kami ay nagkakadikit-dikit na at nagsisiksikan sa isang tabi. Ayoko na, please. Umuwi na tayo. Hindi ko na kaya. Ang sabi ni Joanne. Hinawakan ni Eleanor ang kamay ni Joanne at pinakalma. Tara na, tama na ito. Nakapag-decide kami na bumalik na lamang kami sa pinanggalingan namin. At habang kami ay naglalakad, naririnig pa din namin ang mga bulong at katok. Pero hindi namin ito pinansin. Naalala ko pa noon na nanginginig na ang tuhod ko sa takot at hinang-hina na ako. Walang nagsasalita sa amin at gusto na namin makaalis na lang sa lugar na iyon.
Noong nakaabot na kami sa main door, nagsuggest si Harold na magtirig kami ng kandila at magdasal para sa ikakatahimik ng mga kaluluwa na andun pa. Bago kami umalis at humingi ng tawad sa pagagambala sa kanila. Malamig ang hangin at lalong lumakas pa ito. Ngunit ang isa sa mga pinagtataka namin ay hindi naaapektuhan ang pagsindi ng kandila. Parang may kung ano ang nagtatakip ng mga kandila namin. Nagsimula na kami magdasal at nang maaninag ko ang loob ng main entrance ng Manila Film Center. Ang hagdanan nito ay pasalubong. Naririnig namin ang napakadaming tunog ng yapak ng tsinelas na parang nagtatakbuhan mula sa loob papunta sa amin. Gumalaw ang nakakaday ng pinto na parang pinipilit buksan ito na kung ano man ang nasa loob. At narinig kong may umuungol mula sa ilalim ng pinagkakatayuan namin. Boses matandang lalaki na parang hirap na hirap. Masyadong klaro kahit mahina ang boses niya. Humihingi siya ng tulong. Napapikit na lamang ako at nag-concentrate sa pagdadasal. Parang ang daming nakapalibot sa amin nung ginagawa namin ang pagdadasal. Nang matapos kami magdasal ay iniwan namin ang kandila sa harap ng pinto na nakasindi. Maniwala kayo o sa hindi, pero ang mga kandila ay buhay na buhay. Hindi siya nahahangin kahit malakas pa ang ihip nito. Nakapag-decide kami na magpaalam kay Manong Guard para magpasalamat bago umalis. Nung nasa bandang basement na kami, walang tao sa table at upuan. Naisip namin na baka umiikot pa ito o kaya'y nagkakape. Sabi ni Elmer at ni Harold ay gusto nilang makita ang painting ng mukha ni Imelda na pinalabas sa Magandang Gabi Bayan, na ito daw ay gawa sa dugo at located sa bungad ng basement. Sabi ni Joanne at Eleanor, wag na, at nagmamakaawa na mga ito dahil hindi na daw nila kaya. Habang kami ay nagdidiskusyon ay may dumating na guard, pero ibang guard ito, hindi siya yung kausap namin kanina. Ano po yun? Ang sabi ni Manong Guard. Ah, magpapaalam lang po sana kami kay Kuya, yung naka-duty kanina. Baka tapos na siguro yung shift niya kaya hindi na namin naabutan. Ang sabi ko kay Manong Guard. Sinong guard? Sinong guard yung sinasabi niyo? Ako lang po ang naka-duty dito since 8 PM. Ang sabi ni Manong Guard. Nagkatinginan kami at agad-agad na nagpaalam at umalis. At dyan nagtatapos ang kwentong takutan ni Patrick. Kung nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa kwentong takutan na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe. And don't forget to click that notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Kung may nais kayong ibahaging kwentong takutan, maaari nyo itong ipadala sa akin sa email na kwentongmulto@gmail.com. Shoutout na po tayo. Unang-una, nagpapasalamat po ako ulit sa inyong lahat na walang sawang tumatangkilik sa channel kong ito. Pinasasalamatan ko at shoutout sa ating mga OFW na nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Based sa analytics ng YouTube, maraming maraming salamat na nasa Saudi Arabia, USA, UAE, Japan, Hong Kong, Kuwait, Singapore, Taiwan, Canada, Qatar, South Korea, Italy, United Kingdom, Australia, Macau, Germany, Malaysia, Oman, at syempre, ang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. At ito po ang ilan sa mga gustong magpa-shoutout sa last video ko.
Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, just comment down below at isa-shoutout ko kayo sa sunod kong video. Once again, maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam.